Sawang-sawa na ako sa mga manggagamit. Puro kabig, mga ganid manluloko. Mapanglamang mga taong walang modo. Di makontento, mga puro abusado. Sawang-sawa na ako sa... Hello, magandang araw mga kababayan. Gagawa lang ako reaction video, no? Nag-usap kami ni Boy Hong Kong kagabi. Isa rin yan sa mga gigil na gigil kila Makmak Pablo, kila Boss Jojo de Guzman, 'di ba? Nag-usap-usap kami, may pinasa siya sa aking link na gusto niyang reakan ko daw. So ito ay link ni Sir Spencer Lacalle. Yung video na 'yan ay karere upload lang ni Sir Spencer Lacalle, galing sa video na in-upload ni Boss Jojo de Guzman. 'Di ba? Ang video na to ay yung pagbabalik tanaw nila kung bakit sila sumuko. Tama ba yung term ko? Bakit paano naging basher pala, sorry, kung paano sila tumalikod doon sa dati nilang samahan. Tapos ang title nung kay Boss Jojo de Guzman, paano naging basher ang 14 vloggers. Balik tanaw tayo. So pinapakita nila dito na maayos silang umalis, ano. Parang ang nangyari, makinig muna kayo ha, yung mga galit sa akin. Makinig muna kayo, sabihin ko, baka sabihin nyo na naman, di ba, namamangka ako sa dalawang ilog. Pakinggan nyo muna, saka kayo mag-comment pagka nakakalahati na kayo ng video ko. Tingnan nyo muna yung flow, di ba, baka mamaya nagko-comment na kagad kayo, hindi nyo pa napapanood. Ang pinag-uusapan kasi natin, di ba, beyond dun sa pag-apology nila, hindi na natin dapat pansinin to. Hindi na natin pansin unless ko uulitin nila yung katarantaduhan nila dati. So ito naman ngayon, hina-highlight nila after nung nila mag-apology. Ito, parang binaliktanaw nila. Ewan ko, siguro dahil kawalan ba ng content to, kailangan nilang may upload, di ba? Pero dito kasi, they try to explain kung bakit sila naging basher, di ba? Hindi ko na pinanood pero natatandaan ko to eh. Ang original na source nitong video na to yata kay Boss Makmak Pablo na channel. Correct me if I'm not mistaken. Ay, tama ba yung... Nagkakamali po ako ng grammar talaga. Kasi hindi lang kung katalinuhan. Diba? Ultimong, yun nga, may nag-correct nga sa akin eh. Yung pagkaka-pronounce ko ng susceptible. Susceptible po pala yun. Salamat doon sa nag-correct sa akin ha. Mahina po talaga ako sa English tsaka sa grammar. Aminado naman ako dyan. Diba? Eh, hindi naman ako nagdeklara na ako i-graduate ng MIT para ano. Yung correct me if I'm wrong. Hindi pala correct me if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Yung video na to galing kay Boss Makmak Pablo. At narinig ko nung time na naghahayag sila ng sama ng loob nila dati nun. Parang ako, as an audience, ang pagkakaintindi ko, ayoko na kasing ulitin to eh. Diba? Pero ang pagkakaintindi ko nun, parang ang galit talaga dun sila kay Sekyama lang talaga. Walang ano si FLM nun. Walang, para sa kanila, walang, hindi dapat isama sa gulo. Kumbaga, ang sinasabi pa nga ng iba, may respeto pa rin sila, diba? Kay FLM. Believe ba rin sila doon sa ginawa ni FLM na pagtulong? Noong time kasi na yan, hindi pa nila tanggap si Inay Mary anon. Nakapagbitaw pa nga si Sir Spencer noong mga oras na yan, nung sinabi niya na kung gusto niyo makulong si Mary Ann, mas gustong gusto kong rin makulong. Mga ganun, ano, correct me if I'm wrong. Kasi yun na natatandaan ko noon eh. Yun na nagmarka sa akin eh. Si Sir Spencer na nagsabi noon na kung gustong makulong si Mary Ann, ako din, pabor din akong makulong yan, di ba? May, nandun pa rin yung respeto namin kay FLM, something like that, ano. Di ba? Ngayon, yung mismong content ng video na to, hindi ko na ipi-play. Unang-una, kasi baka makapiright ako. Mahirap na. Pangalawa, ang nakapag-ano lang naman kasi sa akin dito, yung title ni Sir Spencer. Big deal kasi sa akin yung title ni Sir Spencer dito eh.
Diba? Ilalagay ko dito sa baba, makikita nyo dito sa baba ha. Ang basa ko doon sa title, kung di nyo sana kami kinupal, di sana di kayo nabuking sa mga anomalya nyo. Diba? Ito parang butas na naman ito doon sa sinisilip nila Sir Takero, nila Boss Ant, nila Boss Graveyard eh. Diba? Ito pabor sa kanila to, kila Takero. Kasi nga naman, hindi ko alam kung ito is o nag-autopilot lang ba siya. Kasi pag tinatype yung title, diba, minsan antok na antok ka. Parang lumalabas kasi yung tunay eh. Yung tunay na layunin mo eh. Ewan ko, sa akin big deal tong title na to ha. Baka sa inyo, sa level nila Sir Spencer, nila Boss MacMacMaul, hindi wala, title lang naman yan eh. Pero yung konteksto kasi nung title, di ba? Sabihin nyo naman, marami ka naman nasisilip mo. Hindi, kasi ito beyond apology na to. Beyond na to dun sa... Kasi nga di ba sinabi ko dati noon, ulitin ko, beyond dun sa nag-apology sila, hindi mo na pwede isumbat yun sa kanila. Kasi nga, the way na, ba't yun dati, nagganong ka. Hindi, nag-apologize nga kami, tinanggap na namin mali, ano pa bang gusto mo. Beyond dun, para sa akin, ewan ko sa inyo, kung trip nyo na nabalik-balikan yun, di okay lang sa akin. Pero para sa akin, beyond dun sa nag-apology sila, ano na yun eh. Kumbaga, wala na tayo dapat pag-usapan dun kasi tinanggap nilang mali sila dun. Pero yung starting from nag-apology sila hanggang ngayon, eh ibang usapan yun. Diba? Dito kasi, naku-question dito hindi lang sincerity. Bagamat sinasabi ko dati, hindi naman importante kung sincere o hindi. Pero yung credibility dito kasi nila, medyo naku-question din eh. Siyempre, hindi mo naman maalis sa akin na since start pa nitong gera na to, kritiko na ako nitong mga to. Yun ang hindi naiintindihan ng mga iba na sinasabi na mamangka daw ako sa dalawang ilog, na 'di ba, kinakampihan ko daw 'tong mga to. Hindi, no. 'Di ba? Ito 'yung sinasabi ko na dapat kung may dadaldalin ka, may basihan ka dapat, hindi 'yung magmumukhang naghahanap ka lang ng butas. 'Di ba? So ito dito sa title na to na pinasa sa akin ni Boy Hong Kong. Yung konteksto kasi na nito nakaapekto sa credibility nila ngayon eh. Sa totoo lang. 'Di ba? Ang sabi dito ni Sir Spencer ayon sa title niya. Pero paki-confirm kung ito ba yung legal. Ito ba yung tunay na channel ni Sir Spencer? Yan. Bakit mamaya dami channel ano. Pero may join and subscribe na eh. So malamang legit to tong channel na to. Sabi ko lang, kung di nyo sana kami kinupal, di sana di kayo nabuking sa mga anomalya nyo. O ito naman yung tanong ko dito. Kung ba, halimbawa, hindi nga kayo kinupal at umalis kayo, hinayaan lang kayo sa gusto nyo mangyari at nirespeto kayo ni Sekyama, so hindi nyo talaga ilalabas lahat ng nilabas nyo ngayon. Hindi nyo sasabihin lahat ng sinabi nyo ngayon para sa katotohanan. Bago lang to eh. May intindihan ko to kung ito ay after nyong mag-apology. Siguro mga 3 days after nyong mag-apology, sinabi nyo, in-upload nyo to men May 28 eh, kahapon eh. Diba? Yung the video itself, wala nang bearing tong video na to dahil noon pa naman to eh. Pero yung tinype mo tong title na to kahapon, yung kung di nyo sana kami kinupal, di sana di kayo nabuking sa mga anomalya. So willing pala talaga kayong tumahimik lang talaga. Diba? So patuloy na nanluloko yung mga yan, okay na lang sa inyo. So ang dating sa akin, yung ginagawa nyo ngayon ay para lang talaga makaganti sa kabila. Yung ba yun? Kasi yun na ayoko eh, yung para lang makaganti tayo, kakaibiganin ko ang kalabasa. Yung mga ganun, yun ang, I'm so sorry kung may tamaan, wala akong tamaan. Yung mga iba nakipaglaban dito, mas nauna kayo sa akin, nirespeto ko kayo. Hindi ko maiaalis sa inyo yung honor na yun. Diba? Isa kayo sa sinundan ko.
Diba? Kahit yung mga ibang dati natin naging kagrupo na umalis na ngayon, may respeto pa rin ako sa kanila kahit si Sir Bagtit, dahil sila yung mga nauna. Diba? Kaya lang, ang ayoko lang talaga yung parang yung for the sake na mabanatan mo yung personal mong kaaway diba? Ayoko na magsalita regarding dun. Dito na lang sa issue na to. Kayo mga kababayan, sige, bibigyan ko yung mga talagang pabor sa ginagawa ng 14 na no. Mas kilala nyo itong mga to kesa sa akin eh. Anong magandang interpretation nyo dito sa title ni Sir Spencer Lacalle? Kasi big deal to eh. Hindi nyo pwedeng sabihin na wala lang yan, di ba? So parang yun talagang inasahan namin sa inyo na pwede nyo palang isuko yun kung kayo ay napakiusapan ni o napakisamahan ni Sec Yaman ng maayos. Hindi namin maaasahan lahat ng mga binulgar nyo ngayon. Diba? Hindi ko naman pwedeng sisihin si Boss Jojo kasi iba yung title ni Boss Jojo eh. Paano naging basher? Pero parang ganun na rin, ano? Na kung hindi pala kayo kinupal ng ganyan, hindi kayo magiging basher. Pero mas prominent kasi dito yung konteksto kay Sir Spencer eh. Diba? Paano nyo kaya maipapaliwanag to? I'm dying to hear your explanation regarding this. Diba? Parang, so kung di pala kayo kinupal, wala pala kaming aasahan sa inyo na katotohanan. Diba? Kasi nung time, to be honest naman, nung nag-withdraw kayo ng suporta, to be honest, huwag kayo mo-open sa akin 14, ano? Ang iniisip ko nun, si Ma'am Yama lang talaga ang ayaw nyo. At magtatatag din kayo ng sarili nyong pro-FLM group. Yun ang interpretation ko dati. Pero obviously, hindi nangyari yun. Kasi nga, di ba, tinitira nyo na rin si FLM. Pero ito, itong title na to, men. Siguro maaaring hindi ko lang naintindihan to ng maayos, di ba? Kasi parang masyadong ano to eh. Kumbaga sa akin, or sa anumang, kahit sinong anti, di ba? Umamin kayo yung mga anti diyan na naging tagahanga na rin ng 14. 'Di ba sagrado sa inyo ang pakikipaglaban niyo kay Mangusin? Ano ang dating sa inyo nito kung di niyo sana kami kinupal, di sana di kayo na booking sa mga anomalya niyo? 'Di ba? Iiwan ko po to sa inyo paki-comment na lang po yung mga pabor kayla Boss Jojo de Guzman, kila Boss Macmac Pablo. Bigyan nyo naman ako ng, para maintindihan ko at ma-relay natin sa mga kababayan natin na intindihin kayo kung ano yung meaning nyo dito sa title na to. Diba? Napaka-critical kasi yan eh. So yun lang mga kababayan, nag-usap lang kasi kami ni Boy Hong Kong kagabi. Diba? Nagkapalitan kami ng mga opinion regarding dyan, mga dapat gawin at hindi. So yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Bungo TV.